10 kakaibang natural structure. Maraming mga kakaibang natural structure o mga bagay at mga struktura na nabuo hindi dahil sa imbensyon ng mga tao, kundi ito'y gawa mismo ng kalikasan na makikita sa ating mundo. Oo, tama ka sa iyong narinig. Maraming mga iba't ibang natural structure na talaga namang napakaganda at nakakamangha. At narito nga ang 10 sa mga halimbawa. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman, simulan na agad natin. Number 1, Tsingy de Bemaraha sa Madagascar. Ang Tsingy de Bemaraha ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng isang kakaibang natural structure sa mundo. Ito'y isang malawak na kagubatan na binubuo ng mga nagtutulisang parang mga limestone needles. Ang pangalang Tsingy ay nagmula sa may salitang Malagasy na nangangahulugang mataas na pader. Dagdag pa rito, ang Tsingy de Bemaraha ay nabuo milyong-milyong taon na nakakaraan. At ang kakaibang formation ng Tsingy ay nagsilbing tirahan para sa iba't ibang uri ng bagay. Kasama na rin ang mga hayop na may kakayahang mabuhay sa ganitong uri ng lugar. Ito isa sa mga World Heritage Site ng UNESCO dahil sa kakaiba nitong ecosystem at kalikasan. Number 2, Mount Roraima sa may Venezuela. Ang Mount Roraima ay isang kakaibang natural na struktura na makikita sa may Venezuela, partikular sa may Gran Sabana sa rehiyon ng Canaima National Park. Ang kakaibang aspeto ng Mount Roraima ay ang kanyang flat tabletop o mesa-like summit na nagbibigay ng impresyon. Ang hugis ng taluktok ng Mount Roraima ay flat at rectangular na nagbibigay sa kanya ng malamesang itsura. Ito rin ay may sukat na humigit kumulang 31 square kilometers kasi itong kakaibang katangian ng geological significance. Oo, ito'y isang tepoy o mesa na may malalim na kaugnayan sa geology. Ito rin ay bahagi ng tepoy chain, mga ancient table mountains na nabuo milyong-milyong taon na nakakalipas dahil sa may geological process. Ganun pa man, dahil sa ito'y matagal nang isolated sa iba't ibang environmental factors, ang Mount Roraima po ay meron ng sarili at kakaibang ecosystem. At ito'y nagsisilbing tahanan ng ilang mga kakaibang halaman at mga hayop na makikita mo lamang sa lugar na ito. At heto pa, nakakagulat. Ang Mount Roraima po ay nagsilbi ding inspirasyon para sa kwento ni Sir Arthur Conan Doyle na The Lost World, kung saan tinampok dito ang iba't ibang mga uri ng dinosaur at iba't ibang nilalang. Dahil din sa kakaibang ganda at natural structure ng lugar, ang Mount Roraima ay naging isang sikat din na trekking destination. At sa kabila nito, marami ring mga adventurers na nagnanais na makarating sa kanyang mesa-like na taluktok. At ang Mount Roraima din po ay isa sa mga kakaibang natural na struktura sa mundo. Dito mo rin makikita ang kakaibang yamang kalikasan at mga kakaibang misteryo. Number 3, Giant's Causeway. Ang Giant's Causeway sa Hilagang Ireland ay tinuturing na isa sa mga kakaibang natural structure sa mundo dahil sa kanyang kakaibang hexagonal na basalt column. Ang mga ito'y parang mga prism na konektado sa isa't isa at parang ito'y ginawa ng isang may mahusay na kamay at talento. Nabuo ang mga basalt column na ito dahil sa pagtigas ng lava matapos ang isang volcanic eruption milyong-milyong taon na po nakakalipas. At maraming mga turistang namamangha dito dahil sa kanyang kakaibang anyo. Number 4, Antelope Canyon sa USA. Ang Antelope Canyon ay isa sa mga katangi-tanging natural na istruktura sa may southwestern US at partikular itong makikita sa may Navajo Indian Reservation sa may Arizona. At ito'y nakilala sa kanyang kakaibang hugis at natural structure. At naging sikat din itong destinasyon para sa mga photographer at sa mga bisita na naghahanap ng kakaibang kagandahan ng kalikasan. Ang Antelope Canyon ay binubuo ng dalawang bahagi, ang Upper Antelope Canyon at ang Lower Antelope Canyon. At ito'y mga parang makipot na canyon na may parang hugis cake na nabuo dahil sa pagkakaroon ng erosion. Ang mga slot canyon tulad ng Antelope Canyon ay nabuo dahil sa pag-agos ng tubig, dahil na rin sa hangin sa loob ng malambot na bato, partikular na sa may sandstone. At nagbabago rin ang ilaw dito tuwing nagbabago ang oras sa isang araw. Kapag tumatanglaw ang araw, ang mga sinag ng liwanag ng araw ay dumaraan sa mga makipot na espasyo ng canyon na nagbibigay buhay sa mga kulay ng mga pader nito. Dahil sa magandang pagkakastruktura nito at ang natural na pagpapakita ng ilaw, ay ang Antelope Canyon ay ang isa na sa pinakapopular na destinasyon para sa mga photographer at mga videographer. Number 5, Salar de Uyuni. Ang Salar de Uyuni sa Bolivia ay nakilala bilang pinakamalaking asin ng lupain o lugar na mayroong pinakamaraming asin sa buong mundo. Ito isa sa mga katangi-tanging istruktura na mayroong malawak na mga bundok na nababalot ng mga asin. Dahil dito sa ngayon, para itong nagiging malaking salamin sa tuwing nagkakaroon ng kahit kaunting tubig.
at talaga namang kamangha-mangha ang itsura niya. Karagdagan pa dito, ang lugar na ito isang natural structure na nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong nakakakita. Number 6, Flygazer sa USA pa rin. Ang Flygazer ay isa sa mga kakaibang natural na struktura na makikita sa Nevada, USA. Makikita ito sa isang maliit na borol na may mataas na temperatura ng lupa. Ang mga mineral deposits mula sa mainit na tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa ay nagbibigay buhay sa mga makulay na pader ng geyser. At ang mga kulay na pula at berde ay nagiging bahagi ng makulay at nakakaakit na anyo nito. Ang geyser na ito ay resulta ng aktibidad ng geothermal sa ilalim ng lupa. Ito rin ay nagkakaroon ng regular na pagbuga ng mainit na tubig at steam na umuusok mula sa mga butas sa lupa. Ang Flygazer din ay malamang kagagawan din ng mga tao. Oo, dahil nagkaroon po dito ng drill noong 1964. Dahil sa drill o pagbutas, ito'y nagbuga ng hindi inaasahang pag-usbong ng mainit na tubig na nagdulot sa pagkakabuo ng mga geyser. Makikita ito sa Fly Ranch, isang pribadong property na pinangangalagaan at pinoprotektahan ngayon bilang environmental preserve. At FYI, hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok dito. Pero bakit? Ito'y dahil sa mataas na temperatura ng mainit na tubig. At ang paligid din po ng Flygazer naging tahanan na sa mga halaman at mga hayop na may kakayahang mabuhay sa ganitong uri ng kondisyon. At bukod pa, ito rin ay isang kakaibang natural structure sa Amerika na naging bantog dahil sa makukulay na mineral deposits at geothermal activity. Number 7, Socotra Island sa May Yemen. Ito ay isa sa mga katangi-tanging natural structure, hindi lang dahil sa physical na anyo nito, kundi pati na nga rin sa katangi-tanging halaman at flora na makikita rito. Ang isla ay tanyag dahil sa taglay nitong dragon's blood trees na may mga umbok-umbok na mga tangkay na parang mga payo. Ang mga halamang ito ay nagbibigay ng kagandahan sa isla. Bukod pa dito, may iba't ibang uri ng halaman at hayop din ditong makikita. Number 8, Pamukkale. Ito ay binubuo ng puting mineral-rich water terrace. Ang mga terrace na ito ay nabuo mula sa mga umaagos na mainit na tubig, mula sa mga geothermal hot springs, paibaba ng burol. Ang mga minerals na nakuha mula sa tubig na ito ay naging dahilan para mabuo ang ganitong formation at tila mga terrace marmol. Ang pangalang Pamukkale ay nagmula sa salitang Turkish na mayroong ibig sabihin na cotton castle. At ito ang isa sa pinakasikat na tourist attraction sa May Turkey dahil nga sa kakaiba nitong anyo at mga makapigil hiningang itsura na gawa ng kalikasan. Number 9, Mount Erebus, Antarctica. Ito rin ay isang katangi-tanging natural structure dahil isa itong aktibong bulkan sa mundo na makikita sa pinakatimog na bahagi ng mundo. Ito'y makikita sa May Ross Islands, Antarctica at nakapagtala na po ito ng napakaraming pagsabog. Oo, isa itong volcanic mountain at ang paligid nito ay malamig dahil nga ang lokasyon nito ay malapit na mismo sa Antarctica. At ang mga pagsabog ng Mount Erebus ay nagdadala ng apoy, usok at mga chemical na gas sa pinakamalamig na lugar sa mundo. Dahil dito ay nagbibigay itong daan sa mga siyentipiko na pag-aralan ng mga epekto nito sa kalikasan at klima ng Antarctica. Ang Mount Erebus din ay ang isang mahalagang bahagi ng pag-aaral sa siyensya tungkol sa kalikasan. Number 10, ang pinakahuli, Great Blue Hole. Ang Great Blue Hole ay isang malalim na sinkhole o butas sa ilalim ng karagatan na makikita sa May Belize sa May Central America. Ito ay isang kilalang atraksyon para sa mga underwater diver at ito ay may lalim na humigit kumulang 300 meters at may lapad naman siyang 120 meters. Binubuo din ito ng mga coral na pader, stalactites at mga stalagmites na dating bahagi ng isang dating mga kuweba noong panahon ng pag-iral ng Ice Age. Ang Great Blue Hole din ay isang sikat na destinasyon para sa mga divers dahil sa pagkakaroon nga nito ng mga makapigil hiningang underwater structure at yaman ng marine life na makikita sa paligid nito. Maraming mga espesyalistang underwater diver na nagpupunta rito para mag-explore at para na rin makita ang mga yungib at mga kakaibang yaman sa ilalim ng karagatan. Ito rin ay isa sa mga iconic na imahe ng Belize at isang importanteng landmark sa mundo ng diving.